Welcome back mga kalapatids sa aking YouTube channel, ang Kalapatids Video Love. Good morning po sa inyong lahat mga kalapatids. So, nandito po tayo sa ating garden. Ano? So ayan, ito po, nagtanim yung aking commander ng malunggay. So ayan, so, ako naman po, ang itaninom ko ay ang oregano. So ayan mga kalapatids, makakatulong po sa atin yan, ano? Sa pag-aalaga po ng ating mga ibon. Kasama po yan mga kalapatids sa ating mga conditioning systems, sa mga conditioning methods na ating sistema para sa pag-aalaga po ng ating mga warriors. So for today's activities mga kalapatids, tayo po ay mag-viewing sa ating mga warriors. So ating po makikita mga kalapatids, ayan po sila nasa taas. Ating po silang viewing mga kalapatids. Kailangan po nila yan mga kalapatids dahil po sa race mga kalapatids ay mabilis po silang makakapasok dito sa loob. So sa mga newbie at sa mga beginner po na nag-aalaga ng mga ibon, ano, na gustong magkarera, kailangan po nila na i-viewing po muna natin ang ating mga inakay para po masanay sila sa kanilang mga surroundings at environment. So ayan, araw-araw po mga kalapatids, ilalagay nyo po lamang sila sa ibabaw ng inyong bubong o kaya dito lamang po, ako po mga kalapatids, dito lang po sa ibabaw ng aking loft, ano? Dito ko po sila binubiewing para po makita nila ang kapaligiran habang inakay pa po sila mga kalapatids. Kailangan po nila yan para po ma-training silang mabuti. So first step po yan mga kalapatids sa ating mga warriors, ano, ang pag-viewing sa kanila. So ang magiging second step po natin mga kalapatids ay ang pagpasok po dito sa landing board. So ayan mga kalapatids, sa mga newbie at sa mga beginners, kailangan nyo pong gumawa ng loft na merong viewingan, o kung wala naman po, ganito na lamang po ang inyong gagawin. O kaya kailangan nyo po ng dito may landing board para sa oras ng race mga kalapatids ay doon na po sila papasok sa trapping. So ayan, doon po sa landing board, dito na po sila. So sanayin niyo po ang inyong mga warriors mga kalapatids na pumasok po dito, no, para po pag sa oras ng karera ay madali niyo po silang makukuha. So ayan mga kalapatids, 7 pieces po sila mga kalapatids, 7 pieces po mga warriors ko, ano, na ipanlalaban ko sa summer race. So, yung isa po doon mga kalapatids na napabatcher ko doon sa aking bagong loft ay hindi ko po muna siya ilalabas. So, kasi po nandun po yung aking mga stock na cock doon po sa bagong loft. So ayan mga kalapatids, mamaya po mga kalapatids ay atin po pupuntahan ang aking loft sa kabila para po makita ninyo ang activities ko doon, ano. So ayan mga kalapatids, yan po ang ating activities for today. Atin pong binu-viewing ang ating mga alagang warriors. Good morning mga kalapatids and welcome back to YouTube channel, ang Kalapatids Pigeon Loft. So ayan mga kalapatids, nakikita nyo po si Black. Ililipat po natin siya sa ating dating loft, ano?
doon po sa lumang bahay, mga kalapatids. At doon na po natin siya ipapabatcher, ano? So ang gagawin po natin mamaya dyan, mga kalapatids, ay atin po muna siyang titistisan, ano? So ayan, para naman po hindi siya makalipat sa bagong lock. So ayan, mga kalapatids, para masanay po ang ating ibon na si Black. Sige mga kalapatids, mamaya po at akin ko po kayong babalikan. Good afternoon mga kalapatids, and welcome back to my channel, ang Kalapatids Pigeon Law. So welcome back again mga kalapatids. So kumusta na kayo? So ito nga po ang aking mga warriors, ano, aking mga inakay. Sinama ko na rin po dito si Black, ano, mga kalapatids. Yan, yan si Black. Yung pong ating old na papatcher, ano. So ayan, tinitraining na rin po natin siya dito sa ating lumang loft, dito sa ating lumang bahay, mga kalapatids. So, kasama po nitong mga young bird. Anyway mga kalapatids, isang video na tips para kay Kalapatids Pigeon Love, at para din sa mga newbie at sa nagsisimula pa lamang sa ating mga pag-iibon, ano. Pag kayo po mga kalapatids ay magte-training ng inyong mga young birds, wag na wag po ninyong isasabay ang inyong young birds sa mga old bird. No comment na po. So yan, sa mga matatandang pabatcher nyo na, ano, mga kalapatids, dahil may posibilidad mga kalapatids na ang mga inakay ninyo na inyong tinetraining na kapag sila ay rumoronda na ay kakalad ka rin papalayo, mga kalapatids, ng mga old bird ninyo. So kaya mga kalapatids, pagka ganitong mga young bird ang inyong mga ite-training, ay huwag na huwag ninyong isasabay sa mga old bird ang inyong mga warriors na tine-training. So ayan mga kalapatids, ang pigeon tips ni Kalapatids Pigeon Love. So ayan mga, sa mga nagbaguhan pa lang, ano, sa mga pag-iibon, maaari kayong magtanong sa mga pansir na nag-aalaga ng ibon na matagal na, o kaya mag-search kayo sa YouTube, sa Facebook, o kaya sa Google. So, ayan, katulad ito mga kalapatids, itong aking mga warriors na ito, hinihiwalay ko na sila sa mga old bird category, ano, dahil baka mamaya pag pinaronda natin ng mga ito ay isa-isa na silang mawawala dahil nakaladkad na pala o nag-overplay na ang ating mga warriors. So sa mga ganito mga kalapatids, ano, huwag ninyong pupwersahin ang inyong mga inakay o ang inyong mga ibon na parondahin, ano, dahil isa nga po dyan ang mawala sila o mag overfly. So ayan mga kalapatids, so kaya kailangan hayaan nyo lamang sila para hindi sila pumitik. At isa pa nga po pala mga kalapatids, pagka kayo po ay nagte-training ng ating mga ibon at nasa 3 months old or 4 months old na sila, kinakailangan mga kalapatids na papaliguin nyo muna sila. Kailangan basang-basa ang kanilang mga katawan para hindi po sila agad makalipad agad o makapitik agad, mga kalapatids. So ayan, para hindi po sila mabulabog agad at para hindi po sila makalipad agad, kailangan basa po ang kanilang mga katawan para po hindi agad sila makalipad, para po nakapag-viewing muna sila sa inyo pong mga love. Ayan mga kalapatids, yan po ang tips ni Kalapatids Pigeon Law. So another one mga kalapatids, kung inyo pong mapapansin, ang mata po nitong si Black ay nag-iba na, ano? Ayan, mayroon na po siyang kulay, nagkulay dilaw na po siya, ano? So hindi po tulad nitong mga young bird ko na ito, mga malalabo pa po ang mata niya mga kalapatids. So ayan, wala pa pong kulay. So intayin niyo po na magkaroon ng kulay ang mga mata ng inyong mga warriors, ano? Nang sa gayon po mga kalapatids ay mas malinaw ang kanilang mga paningin, at yun po ang isang senyales mga kalapatids na kapag po nagkulay na ang kanilang mga mata ay malinaw na ang kanilang mga mata. Hindi po tulad nito mga to mga kalapatids, nag-overfly pa po yung mga yan. So yun nga po ang aking kamalian nung ako po ay nagpa
nagpa-ronda ng mga ganitong edad, mga kalapatids. So ayan, nagpitikan po sila, ano? Nagpitikan po yung mga ganitong edad. Yung pong aking mga tele-training. So ito lamang pong isa, si Black ang nakauwi sa akin. So yan lamang po, si Black ang nakauwi sa akin. So ayan, mga kalapatids. Sa pagka-training po, kanya kailangan disiplina po sa ating mga warriors. Hindi lamang po yun, mga kalapatids. Disiplina rin po sa ating mga sarili kung anong oras po natin sila pakakainin. Kailangan po nasa tamang oras ang ating pakain. Yung mga vitamins po, yung mga supplements na kinakailangan ng ating mga warriors, mga conditioning systems, ay kinakailangan po ng ating mga tine-training na warriors. So ayan, mga kalapatids. So pagka ganitong mga inakay, mga kalapatids, ano, sa mga tine-training natin, huwag po natin silang pababayaan na makainom sa mga tubig katulad nito, no? So ayan. So ayan, mga kalapatids. Iwasan po natin silang makainom sa ganong tubig na marumi, dahil po 'yan pagsisimula ng bacteria or mga worm sa kanilang mga katawan. So ang kailangan, mga kalapatids, ay disiplina rin po sa ating mga ibon. So anyway, mga kalapatids, hanggang sa muli po. Ito po yung kalapatid, si Kalapatids Pigeon Love, na magbabalik po ulit sa inyo sa ibang araw. At sa nga po pala, mga kalapatids, ito nga po pala yung aking kaisa-isang painakay kay Basra by Muleman, ano, ng Bio Research Bio Pigeons. So ayan. So ayan po sila. So anyway, mga kalapatids, hanggang dito na lang po. Ito po ang yung lingkod, si Kalapatids Pigeon Love, na magbabalik po sa inyo sa ibang araw. Happy flying po, mga kalapatids, at congratulations po sa mga nanalo sa karera. So maraming salamat din po sa aking mga subscriber na sumusuporta po sa aking channel. God bless po, mga kalapatids. Ingat po ang lahat. So another tips po ulit, mga kalapatids, sa susunod na upload videos. Bye-bye po, mga kalapatids. Ingat po.